Yes, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw nito mga kaibigan, binabati po natin ang ating mga kabisnes at mga kapapi. Isang malungkot na tagpo ang pagtatapos ng klubo. So yung mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Alam niyo po mga kaibigan, sa una pa lang, kung atin pong susundan ng aking reaction video, ako man po ay naramdaman ko ng mga bagay na tila nagkakaroon na ng pagpapahayag ng Crespo Lexet. Pero hindi ko masyadong tinumbok yon, hindi ko masyadong dinirekta dahil una, nilagyan ko ng reservation kung ano ang mangyayari sa bandang dulo. Ito na nga po at nagulat tayo dahil mismo si Bong sa kanyang mabibig nang galing ang isang masakit na pamamaalam. Para sa akin, mas mainam ang ganito. Dahil una, at least si Bong ang nagsabi, magiging masakit kung si Clarissa ang magsasabi ng paalam sa kanya. Nakakalungkot man isipin ang pagtatapos na ito. Sa ganang akin, mainam na lamang ang ganito. Kaysa sumuong sa isang relasyon na pagkatapos ng panahon ay saka pa lamang magsisisi at mapupunta sa wala. Mas lalong masakit yan. Pero, ano nga bang katotohanan sa ngalan ng pag-ibig? Ako ho ay naniniwala, mga kapatid, na ang totoo at tunay na pag-ibig ay walang kondisyon. Nandyan yung pangunawa. At kung sakaling may mga problema o gusot na dapat plantsahin, nandun tayo sa punto na pipilitin natin arukin ang pinakamagandang desisyon upang hindi mapatid ang tali nag-uugnay sa dalawang pusong nagmamahalan. Ganito po ang sitwasyon ng Rabong. Sa una pa lang, nung panahon na pinipilit ni Clarissa ang mga bagay na patuloy naman na dinidinay ni Bong at patuloy naman na sinasabi niyang hindi niya nagawa, nakikitaan ko na ng hindi magandang takbo ng isang relasyon. Una, tulad ng sinasabi natin, ang pag-ibig na may kondisyon ay isang hindi patas na relasyon. Dapat ang pag-ibig wala sanang kondisyon, kundi ang isinaalang-alang dito ay ang kaligayahan ng bawat isa. Para sa akin, ang aking mensahe kay Bong, magpakatatag ka lang. Marami pang mga pagkakataon at matatagpuan mo ang tunay na taong magmamahal sa iyo. Ang isa lang sa pinakamagandang nakikita natin dito ay ang pagbabago ni Bong. Na sana nga Bong mapaglabanan mo. Dahil katulad ng sinasabi natin at sinasabi ni Mr. Kabisnes, hindi natin batid ang damdamin ni Bong kapag siya ay nag-iisa. Kapag siya ay nalulungkot. Kunting slide down lang yan. Maninilikado. Dahil baka bumalik siya sa dati. Sana Bong, panghawakan mo yung sinabi, huwag kang bumalik sa dati. Sa ganitong klaseng larangan, kapag ipinakita mo na mas higit kang matatag at matagumpay, panalo ka sa laban. Mas ikaw ang hahangaan ng tao. Sa kabila ng lahat na yung pinagdadaanan, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, mas higit akong saludo dahil mayroon kang isang desisyon. Dapat lang doon, Bong, sana panindigan mo yan. Huwag kang bumalik sa dati. Kayang-kaya mo yan. Kay Claresa, sa mga kapatid natin, huwag natin kamuhian si Claresa. Marahil, nagpakatotoo din lang siya sa kanyang sarili at ayaw din niyang saktan si Bong. Mainam yan, maaga pa. At least kahit pa paano, nalaman ni Bong. Masakit man sa damdamin, pero kapag patuloy na magiging busy si Bong,
At nandyan ang pagmamahal ni Mr. and Mrs. Kabisnes, I do believe makakalimutan ni Bong itong masakit na naman na yugto ng kanyang buhay. Ayaw na sana natin masaktan si Bong bilang mga taga-subaybay at tunay na nagmamahal sa kanya. Yung tagpong yan na nakangiti siya, pero ramdam mo sa kanyang mga mata ang sakit, masakit din para sa akin. Halos sumigaw ako, pero tama lang din ang kanyang ginawa. Alam mo, sa kabilang dako kung titingnan natin at i-assess natin, ang laki na rin ang pinagbago ni Bong. Nakakaramdam at nakikita na niya kung alin ang tama. Yung kanyang pagsabi ng damdamin doon kay La Vera, yung kanyang pagsabi ng pag-aalala, ay isang matinding indicator na nagkakaroon na si Bong ng pag-aanalisa sa bawat sitwasyon. Maaring masabi natin na may mapait na karanasan itong pangyayari sa Bong. Pero sa gandang akin, pulutin natin ang magandang aral. Una, naniniwala ako na dito masigit na titibay si Bong. Bakit? Dahil kung magagawa niya na babaguhin ang kanyang sarili at hindi na siya babalik doon, masigit nating makikitang panalo siya. At masigit nating makikita na mayroon siya isang maganda at matinding desisyon. Nakakalungkot man isipin na akala natin ay magtatapos na sa isang masayang yugto ng buhay. Ako man ay nagkamali. Sabi ko nga, sa bandang dulo ay magiging o matatapos din ito. Pero at least si Bong na mismo ang nagdesisyon. Marahil mas pinili ni Bong na siya ang masaktan. Ramdam ko ang sakit nung panahon na sinasabi niya, ingat ka. Salitang ingat ka na may malalim na pakahulugan at punod ng pagmamahal. Kanya nga lamang hindi pa sila para sa isa't isa. Siguro sa pagkakataong ito, sa susunod ng mga yugto, Clarissa, kung mayroon man, dumating ba sa buhay mo, huwag kang magbigay ng tsansa kung hindi tayo sigurado. Dahil kawawa naman ang taong matutulad sa ganito. Sa lahat ng mga manonood, tandaan po natin, ang pagmamahal ay walang kondisyon. At kung nakikitaan natin ng pagkakamali ang isang taong minamahal natin, nandun tayo lagi sa pagkuha ng anumang solusyon upang hindi mapatid ang tali. Totoo nga ang sinabi ko na ito ay isang scapegoat o graceful exit. Sinasabi man ni Clarissa na magtutuloy siya, pero sa tinuturan niya doon nung kinausap niya si Mr. Kabisnes na kapag hindi sumunod si Bong, maliwanag na wala na yan. Isa po yun sa puntong binigyan niya talaga ng kondisyon na alam niya na pwede namang magkamali si Bong. Bakit ka mo? Dahil hindi pa sapat na magaling si Bong. Papunta pa lang siya sa punto at proseso ng pagbabago. Pero naniniwala ako na ang masakit na karanasang ito ni Bong kapag naproseso niya ng maayos at naintindihan niya sa kanyang puso at isipan at sa gabay ni Mr. Kabisnes, malaking pagbabagong dala ito para sa kanya. Ipagdasal lang natin na sana ay panghawakan ni Bong ang kanyang sinabi na okay lang siya. Hindi sana okay lang kapag kaharap, pero kapag nagsusulo, ay doon niya ilalabas ang kanyang emosyon. Hindi siya umiyak, pero ramdam natin ang lungkot. Isang nakakatakot na mga pangitain, mga kapatid. Dahil, pag ganyan po, mukhang nakakatakot yan. Baka hindi niya makayanan. Pero tandaan ho ninyo, kapag naitawid ni Bong ang kanyang sarili mula sa sitwasyon na ito, isang bagong Bong ang makikilala natin.
At dito naniniwala ko, darating at darating ang isang totoong babae magmamahal sa kanya. Sana mong matampuan mo na ang totoong magmamahal sa iyo. Sana huwag kang mawalan ng pag-asa. Panghawakan mo ang pagbabagong natatamasa mo ngayon. At yan ang magiging susi para makuha mo ang totoong taong magmamahal sa iyo. Maraming salamat sa pagkakataon na naging kasama ni Bong si Clarissa. Dahil naging susi siya ng pagbabago. Ito din naman ang isang magandang punto na dapat natin ipagpasalamat kay Clarissa. Hindi man natuloy ang kanilang pagsasama, pero may magandang punto rito na kung saan ay nagawa niyang baguhin si Bong. Kanya nga lang, sa pang-iwan sa balang ng alanganin, alam natin masakit para kay Bong. Pero ito ang uobserbahan natin. Ito yung titingnan. Ito yung tututukan natin ngayon. Kung ano nga ba ang mangyayari kay Bong. Tandaan ho ninyo, kapag naitawid niya ang kanyang sarili dito, darating sa kanya ang totoong magmamahal. Pero kapag nagpadala si Bong sa damdamin at emosyon at bumalik siya sa dati, yan ang pinakamahirap. Dahil bakit? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, parang siyang nag-drive ng motorsiklo na kung saan binagtas niya ang bundok at nawalan siya ng gasolina. Pagdating sa dulo, nabitin, bumaba. Yan ang nakakatakot. Dahil ang baba niya, hindi siya hihinto doon sa point of origin na kanyang pinagmulan, kundi lampas pa doon because of gravity. Tama sa damdamin. Masigit pa. Yan ang dapat bantayan ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, bantayan sa mga kagwang at sa mga taong nagmamahal kayo po. Na hindi sana dumating sa punto na makabalik si Bong sa kanyang dati dahil mas higit pa doon ang magiging epekto nito dahil sa emosyon at damdamin na kanyang pinagdadaanan ngayon. Ganun pa man, ipagdasal natin na sana malampasan ito ni Bong. Dahil inuulit ko, kapag nalampasan ito ni Bong, kapag nakasurvive siya rito, siya ang panalo. Siya po ang panalo. Malungkot man ang pagtatapos ng klabong, pero atin sanang namnamin ang mga magagandang alaala ng mga nangyari dito. Ang pagpapakita ng tibay ni Clarissa na siyang nagbago at nagpabago kay Bong para maging ganap na tao, although hindi pa man ganap siyang nagbabago, pero malaking pagkakataon. At ngayon, sa dun, parting dulo ng paghihiwalay, ipagdasal natin na sana maging matatag si Bong. At si Clarissa naman ay sana makaya niya. Alam natin at hindi maiiwasan, may mga negatibong ipupukol sa kanya sa ngayon dahil sa social media. Pero sana naman, huwag din natin kalimutan na naging kaparte siya ng pagbabago ni Bong. Na sana naman, huwag natin kalimutan na naging susi siya para maging matibay si Bong. Yan lang po ang magandang mga pangyayari na kailangan natin. I-treasure, maraming maraming salamat sa pagmamahal na yan, Clarissa. Hindi man ganap na nagtagumpay. Pero sa munting panahon, naramdaman ni Bong ang pagmamahal. Nagaling sa iyo dahil ang pagmamahal na yan, yun ang nagbabago kay Bong. Sana makahanap siya ng panibagong babae na totoong magmamahal sa kanya. At kung hindi man, tuloy lang ang buhay, andyan ang Kabusiness family na totoong nagmamahal kay Bong. At nandyan din tayo ng mga supporters at followers. Huwag natin pabayaan si Bong. Iparamdam natin na mas maraming nagmamahal sa kanya. Higit lalo ngayon na mas kailangan niya tayo. Ako po si Taong Gala, mga kaibigan. Nakakalungkot na pagwawakas ng klabong. Pero abangan natin ang susunod na yugto. Sabi nga, kung may nagsasara, siguradong may magbubukas na panibagong pintuan. Please follow natin, Kabusiness Official, Kabusiness Family, at si Papa Dins. Sama natin, mga kapatid, Thinking Body. Hanggang sa muli po. Paalam pa samantala, comment down below ano naman po ang iyong adhikain. Kaparte kayo ng reaction video na ito.